Hello everyone and welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat dyan? And hopefully ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. So for today's video, samahan nyo kami. Pupunta tayo ngayon doon sa mechanics kasi magpapa-woof tayo. So kung maalala nyo, before meron tayong vlog about nga sa kung paano makakuha ng driver's license dito sa New Zealand, and meron tayong glimpse doon kung saan nabanggit ko nga na dito yung mga sasakyan, dumadaan muna ng woof bago mo ilabas sa kalsada. Ibig sabihin, kung hindi pasado yung sasakyan under woof, eh hindi natin pwedeng magamit yung sasakyan nga. Woof stands for warrant of fitness. So papunta tayo ngayon doon nga sa mechanics para i-check itong sasakyan natin. And kasama ko ulit si Eric para kahit pa paano meron akong katulong sa inyo na magpaliwanag. Ayan, umaandar tayo. Magpaliwanag kung ano ba yung tinitingnan doon sa sasakyan. Parang external tsaka internal ng sasakyan, di ba? Basically, yung tinitingnan nila yung condition ng makina, yung mga main component like yung brakes, yung mga ilaw, windshield, yung mga ganyan, yung mga basic na dapat laging nasa ayos. Pero syempre yung mga kung yung takbo ng makina, hindi nila yung mga yung mga importante. Kung alam nyo yung blow bag, yun yung yung meaning ng blow bag, yung basically yun yung check. Ayan, so hindi kasi ako masyadong maalam pagdating doon. So yun nga, katulad ng nabanggit niya, basically yun, yung brakes or tsaka yung mga ilaw, kasi dito nga sa New Zealand talagang sumusunod sila doon sa rules. So halimbawa, merong isang side ng ilaw mo na hindi nag-function ng maayos, automatic 'yon, kailangan mong ipagawa or else yun nga, maaano tayo, penalty ba 'yon? Hindi naman, maglalabas dun sa record mo na nag-failed ka sa sa woof. Pero ipi-fix naman 'yon. Yung sa mga mga fault ng sasakyan, hindi naman necessary na sila yung gumawa. Kasi kagaya halimbawa ng mga ilaw, yung mga ganyan, pwede naman kung kaya mo, ikaw yung gumawa. Basta ang importante doon is bago ang pag-chinet nila, tapos para makapasa ka doon, dapat in good condition yung yun nga, yung mga nabanggit ko kanina. Ayun. Ayan, so mamaya ipapaliwanag natin lahat yun kasi nagda-drive siya, kaya hindi siya masyadong makapag-focus na hindi siya makatingin. Ako lang yung ang magsasalita muna for now. Pero yun, papunta tayo ngayon dun sa mechanics nga, at saka sila yung titingin nun. I mean, nitong sasakyan. Kaya, ayan, in a while, ipapakita namin kung ano nga, kung papaano yung procedure dun. Okay, so kung gusto nyong makita kung papaano yon, samahan nyo kami, just sit back and relax, at malapit na tayo. See ya! So nandito na tayo, pero unfortunately may nauna pa lang nagpagawa, kasi ang sabi last week nung kakilala nito ni Eric, oy kakilala mo 'yun, 'di ba? Ayan, nung kakilala niya, bumalik daw dito ng 8:30 ng umaga. So nagprepare tayo ng pagkaaga-aga, pero ano oras ay pinapabalik? 8:30, pero nung dumating ngayon, pagdating natin, may nauna sa atin. So kumbaga expected naman natin 'yun kasi syempre ala namang hintayin nila tayo, 'di ba? Mayon, so kung may dumating na, ngayon sila pa rin yung mauna, basta ang inano lang nila 'yun. Babalik tayo maya-maya. Tsaka pero 8:30 to lang naman. So akala ko pagdating dito masasalang na. 'Yun nga, tama naman. Hindi naman din ina-expect na may ibang magpapa-woof today. So may nakasalang na isa, and then may isa pang naghihintay. So pang-tatlo tayo dun sa pila. So babalik na lang tayo ng mga 9:30. Oh, 9:30 babalik. Oh, 9:30 daw yung sabi. Siguro baka before 9:30 babalik na tayo para
para at least ready na. Kasi baka mamaya pagka lumagpas tayo sa oras, merong sumingit na naman. Mm, so yun. So since na meron pa tayong isang oras, baka pumunta muna kami ulit dun sa may Salvation Army. Alam ko, napakita ko na sa inyo before yung Salvation Army kung saan makakakuha ka ng mga murang items. Katulad nito, 50 cents ko lang to nabili dun sa ano, dun sa may Salvation Army nga. So dadaan lang tayo nun saglit. Total malapit lang naman siya dito. Pampalipas oras, and then babalik na lang tayo ulit mamaya-maya before nga siguro mag 9:30 para makaano tayo, makasingit. And hindi ko alam kung gaano katagal yung maabutin. Anyway guys, ano ngayon, May 22, Saturday ngayon dito. Yung WOOF natin, mag-e-end siya actually next month pa. Pero yun nga, mas maganda kasi na maipa-check na siya in advance kasi ayaw din naman natin abutan ng expiration. So mas maganda, total naman may free time, gawin na natin siya hanggat maaga. Yun. Yun nga, so babalikan namin kayo. Dadaan lang muna tayo dito sa Salvation Army. Tingnan natin kung ano yung mga makikita natin for today. And update ko kayo mamaya once nga na nakabalik na tayo doon. Okay, see ya! Hi guys, so nandito na nga ulit tayo sa may mechanics. And in a while, i-check na yung sasakyan kung ano, kung okay ba siya or kung ano man yung makita. Hopefully naman sana wala. Kasi so far, pang trabaho lang naman talaga to. And hindi naman din siya yung talagang ano, gamit na gamit. Kaya sana maging maayos. And kung mapapansin nyo pala, naka-jacket ako kasi at the moment, na 10 degrees pala yung lamig ngayon dito. Yun nga, yung sa labas. Kasi nung pagbaba ko ng sasakyan, nagulat ako na yun, na-feel ko talaga yung lamig. Sabi ko, ba't ganun? Parang ano, so nag-jacket ako. Pero hindi ko alam na 10 degrees pala ngayong umaga. Kaya nung nakita ko yung temperature, nagulat ako na 10 degrees pala yung inabot ngayon. I mean, 10 degrees yung lamig ngayon ng weather. Hindi pa winter to ah. Autumn pa tayo. Next month pa officially winter. Pero ramdam mo na yung lamig. Talagang umaano siya. Medyo nanunuot na. Ganon. Siguro sa akin yun guys. Disclaimer yun. Sa akin yun kasi nga, lamigin talaga ako. So, most of the time, kahit nga summertime na, may time pa rin na nagja-jacket ako. Kasi, kung halimbawa na nasa lilim ka, kung summertime yan na, kung nasa lilim ka, mafe-feel mo pa rin talaga yung lamig. In fairness naman dito sa New Zealand, parang, ano naman, all year round, andun yung, ano, yung breeze, yung lamig ng simoy, ng hangin, ayan, ganyan. As long as hindi ka naka, ano, sa araw, ah. Hindi ka ala ka dun sa ilalim ng araw, ayan. Malamig talaga. Pero yung lamig niya is, ano, kaya naman. Pero yun nga, depende din kasi sa tao. Like ako, medyo lamigin talaga ako. Kaya mabilis ako talaga na, ano, mabilis ako makaramdam ng lamig. Kaya dapat talaga lagi ako may jacket dito sa sasakyan or sa bag ko na nakaantabay. Ayan, so yun. Papasok na natin itong sasakyan in a while. And ayan, hopefully payagan ako na ma-film ko yung buong procedure. Alright, so babalik ulit ako. See ya! A few moments later.
nakatapos na tayong magpa-woof. And so far, okay naman. Meron lang tayong mga minor issue na kinailangan din na palitan. So, palitan yung ibang parts. Ayan. Tutulungan ako ni Eric na magpaliwanag kung ano-ano yung mga pinalit. Kasi, Pinoy yung mechanic. Hindi lang natin na-interview kasi naiya si Kuya. And, tropa niya. Ayan, tropa niya yun. Kaya, tropa kasi may kailangan. Oh, tropa niya. Then, nakilala niya yun before dahil nga meron din siya mga pinapaayos doon. Kaya, yun, bumalik nga tayo doon para ipa-woof to. And babanggitin ni Eric kung ano-ano yung mga kinailangan nga na palitan dito. Yan, sige, go. So, yun nga, kanina, nung pina-check natin, kagaya nung binanggit ni Beth kanina, nung pinakita niya na binibideo niya na kine-check, diba? Tapos kagaya na binanggit ko nung later on, nung papunta pa lang tayo about doon sa blow bag. So, yun yung mga i-check niya. So, yung brake lights, so on, diba? So, actually, yung initial check niya is nag-failed siya. Sabi nung mekaniko, nung kakilala natin, is nag-failed siya sa light. Kasi 2008 model yata ito. So, medyo may katagalan na rin. And common naman yung sa mga sasakyan na yung ilaw niya talaga naninilaw. Yun, so hindi mismo yung ilaw ha, guys. Yung casing. Oo. Yung pinaka-case niya. So, iyon pala, ganun nga, pag nasa daan, dapat make sure din na clear pa din siya. So, ang ano lang naman nun, kung halimbawa ang bago yung sasakyan nyo, para maiwasan yung ganun, lagi nyo lang ipapalish, lilinisin lang. Mm. Anyway, so, aside so, pinalitan yung ilaw. Hindi pinalitan yung ilaw, nilinis yung ilaw. Pero libre lang yun. Free. Free siya. Tapos, yung wiper niya, nakita na meron siyang crack. So, ayun, pinalitan niya yun, parang $10 each side. Mm. Ayun, tapos... Initially, isa lang dapat, pero yun, napagkasunduan nga na mas mabuti kung isang pair na para pareho din. Sabay, kumbaga pareho, sabay na sabay. Mm. Tapos, pinacheck ko din sa kanya yung, chinek niya din yung yung brake. Pero sinabi niya, medyo manipis na yung brake pad, kaya ayun, napagkasunduan din ng palitan na din. So, yun. Mm-hmm. So, bali, sasabihin ko ba yung presyo? Oo, pero bago yun, di ba sabi mo yung brake pad, kailangan ba, 11 ba yung pinakamaano niya? Oo, yun. Bali, ang may certain na requirements kasi sa woof, kung ano yung specific na minimum. Mm-hmm. Ang sabi niya, hindi ko pa naman na-check, nasa 3 millimeters ang pilang minimum na kapal dapat ng brake pad. Pero yung nahan dito, yung nung chinag niya, yun niya parang around 3 or less than that. Pero yung bagong pad, tingin ko nasa 10 millimeter o 12 pataas. So, napakalaki na nung nakain niya. Mm. Kahit man i-wop siya, ipasa siya sa wop. So, mas maganda para sa akin. Mas maganda palitan na rin siya. Kasi less than 50% na siya. So, para safety, for safety purpose. Siyempre, doon tayo lagi sa safe. Mm-mm. So, yun. So, yun. Ilan yung pinalitan? Tatlo? Brake? Wiper. Hindi ba, dalawa pala kasi yung ilaw, nilinis brake, lang brake wiper, tapos nilinis niya yung ilaw for free. Mm. So, yun. Tapos, pati yung charges din dun sa pinaka-inspection mismo. Mm-mm. So, yung total cost nung pa-woof itself ay $30. Pero dahil nga merong pinalitan katulad nung wiper, tapos yung brake pad, so umabot tayo ng $150 kasi $70 ba yung ano? $100 yung brake. $100 pala yung brake. Doon sa ano na yun. So, apat na brake pad. Tapos, dalawang side ng wiper. Isang pair. Isang pair siya. Tapos, at saka yung wok. Doon sa top, right side ng sasakyan ng windshield, so nandun siya sa top right side ng sasakyan para makikita doon kung kailan yung validity nung pa-woof. Ayan. So, ayan lang, and hopefully ay nakatulong sa inyo ang video na ito, and please don't forget to share, like, and subscribe. Until my next video, God bless everyone, bye!